Hello guys, this is Sir Kuya Ace of Lakbay ni Alas. And hindi aksidente na nandito ka ngayon sa channel ko at napapanood mo ang video na to. Alam ko na naghahanap ka ng sagot or naghahanap ka ng idea about quail farming. So makikita mo sa likod ko ngayon is ito yung binuo nating cage dun sa last video natin na building your own cage. So may part 1 and part 2 yun. So supposed to be guys, na ipasok na natin to kaninang umaga pero hindi natin nagawa kasi nga umuulan. So meron tayong bagyo ngayon. And hopefully guys, mag-iingat kayo palagi. Hopefully walang masasalanta sa atin ng bagyo. And lagi kayong magpayong ganitong umuulan para hindi tayo magkasakit. So bukas, August 23, delivery na ng ating RTL o yung ready to lay natin na mga pugo. So dapat maayos natin yung ating building, yung paglalagay natin. And maipasok na natin itong ating cage doon. Para bukas, ready-ready na tayo, wala na tayong ibang aasikasuhin, kundi yung pag-receive natin dun sa mga RTL na i-deliver sa atin. So guys, ito yung area natin. So dito natin ililipat o dito natin ilalagay yung panibagong cage natin na good for 1,000 heads. So ito, aalisin natin tong table na to. And makikita nyo guys, wala nang feeds dito. Kasi nga, yung last delivery natin, nailipat na siya doon sa bagong area natin. And syempre, yung itong area na to, andito na yung bagong table natin. So, ililipat lang natin yung mga gamit. Ito naman, mga ibang to is yung mga sako. So, pwede na siyang i-transfer. Talagang wala na. Kasi yung itlog din kanina, diniliver ko naman sa City Mart. So, kahit umuulan, kahit bumabagyo, tuloy-tuloy lang yung delivery natin. Kasi nga, may order. So, kailangan nila din para isupply or tinda dun sa kanilang mga tindahan. So, 40 boxes guys yung diniliver natin. At umpisahan na natin na linisin tong area para kapag humina yung ulan or kahit hindi talaga humina, wala tayong choice kahit umuulan, kailangan natin ipasok. Kasi bukas, maaga yung delivery ng ating RTL. And guys, i-share ko na tong area na to. Mapapansin nyo na alis na namin yung pinto dito. So, yung pinto natin na kahoy, natanggal na. And eto na, guys. Mapansin nyo, sobrang aliwalas ngayon kasi pasok na pasok yung liwanag mula dito sa side na ito papunta sa loob ng ating building. So, itong pinto natin, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na natutupi. So, ayan. So, pag inangat mo yung kabilang side na yon, ito. Ayan. So, pwede siyang mabuksan ulit. Ayan, guys. So, masasagad mo siya doon. So, umuulan nga lang. So, hindi tayo makapag-video maayos dun sa labas. Pero, ayan, sobrang ganda, sobrang successful nung pagkakagawa. And ito guys, andito na yung ating mga feeds, no, na deliver na rin. Pakita ko sa inyo. So guys, so ayan, nakita nyo na nakakalipat na yung mga feeds natin sa area na improve nga natin doon sa mga previous video natin doon sa building improvement. So itong kulay yellow na sako, ito ay layer mash. And then yung kulay pink naman, ayun naman ay starter mash. So, mag-starter mash muna tayo kapag dating ng bagong dating yung ating mga RTL. So, sa Jetstar po, hindi kayo makakapag-order basta-basta ng starter mash. So, pag pumunta kayo sa tindahan, hindi po sila nag-i-stack basta-basta. So, makakapag-order lang kayo yan. Gagawin lang nila yan kapag meron kayong order. Kaya sigurado na laging bago yung ating mga feeds. Lalo na yung ating starter mash. So, itong tatlong sako na in-order ko para sa ating 1,000 heads, makukonsume po yan within 7 to 8 days. So, sa mga susunod nating video, gagawa natin ng video yung tamang pagpapakain sa mga bagong dating natin ng mga RTL. Alam ko guys na gusto nyo rin malaman kung paano ba, ano ba yung dapat nating malaman kapag nag-alaga tayo or bagong dating yung ating mga RTL. Hello guys, so ito na, nag-start na kami na clear up yung area. So, nalinis na to ng nanay ko. Nag-umpisa na siyang maglinis dito. So, medyo konti na lang yung tatanggalin namin. So, inilabas namin yung table. And ito ngang mga nakatambak na mga sako ay inalis na rin namin. So, initially, inilabas namin yung mga karton na napakatagal na rin dito sa loob ng puguan. And yung mga sako, pinaayos ko kay Ate Myra natin. So, katulong din natin dito si Kuya Buboy. So, yung mga gamit, yung mga tools na naiwan namin dito sa loob, nilinis din namin. So, itong mga karton na to guys, ito yung mga lumang kahon, yung mga hindi na namin napapakinabangan. Siyempre,
pag lumilipas yung mga araw na nagagamit siya, nasisira talaga yung mga cones. So kailangan mo siyang palitan. So guys, nagwalis-walis rin ako, pero sabi ko nga sa inyo, na-pre-clean na to ng nanay ko kanina. So nga lang, may mga natira pa din, kaya nagwalis ako. And kung mapapansin nyo guys, ayan na, halos malinis na yung area na paglalagyan natin nga nung panibago nating cage. So guys, inumpisahan na rin namin na buhatin. So binaba muna namin yung first layer, yung dalawang taas na nasa na cage. And then, sinubukan namin buhatin. So guys, medyo mabigat talaga. Although, ang ginamit naman namin dito is 10mm and 9mm. So, sa akin kasi medyo hirap talaga akong maglakad. So, utay-utay lang namin na binuhat itong cage. Kasi nga, nahihirapan akong maglakad. So, ayan. So, pinabuhat ko muna yung Quail buboy natin. Kasi hindi ko talaga kayang itaas. Medyo mabigat. So, itong cage na to guys, sabi ko sa inyo, collapsible to. So, utay-utay namin siyang ipinasok. Dahan-dahan talagang patigil-tigil kami dyan hanggang sa makarating kami doon sa ating building. So, si Kuya Buboy naman, lagi niya akong inilalagay doon sa pwesto kung saan na mas madali akong makakagalaw. Kasi nga, sabi sa inyo, medyo pilay na yung Kuya Ace kasi meron po tayong sakit sa buto, sa ating left hip. So, ayan guys, ito yung first three layers ng ating cage. Kung mapapansin nyo, napakaganda. I highly suggest guys na kung magbubuhat kayo ng cage nyo, magpatulong kayo hanggat maaari nga, sana apat yung magbubuhat. Eh sa pagkakataong to, eh wala kaming makakatulong, wala yung mga tao dito. So, yan, ito namang second layer. Itong dalawang layer na to, napakagaan naman. Kaya hindi kami nahirapan ni Kuya Buboy na ipasok to dito sa loob ng ating puguan. And guys, pinagpatong na rin namin para makita namin yung itsura dito sa loob ng puguan. And guys, ayan, napakaganda, napakalinis tingnan ng cage kung mapapansin nyo. So align na align dun sa taas nung mga previous cage na nandito na sa loob ng ating puguan. And yun nga guys, after namin maipasok yung cage, inumpisahan na rin ni Kuya Buboy na ilagay yung mga nasukat niya na hardiflex or itong ang smart wood kung tawagin, para ma-ready na. So yun guys, kung makikita nyo na, ilagay na yung hardiflex natin. So para mas madali kasi doon to sa labas ginayat. So para pagpasok dito, ilalagay na lang. So nasukat na rin to. Para madali, ayun, makita nyo guys, naroon na siyang number. Makita nyo to, 2 of 1, ito 1 of 1, 3 of 1, 4 of 1, at saka 5 of 1. So para mas mabilis siya na mailagay sa area kung saan talaga siya nararapat. Kasi nga, sabi ko sa inyo, nasukat na yan before. So mapapansin nyo guys dito, ayan, ito lang naman yung cage natin eh. Pero bakit labis yung hardiflex natin? Kasi para matakpan yung area ng ating painuman. Ganun din sa unahan guys, yung area ng ating patukan, kailangan maharangan din. Bakit? Kasi although hanggang dito nga lang yung cage natin, eh pag umipot yung mga pugo, minsan tumatalsik talaga yan. So ang tendency, magdudumi yung painuman, magdudumi rin yung ating patukan, so magiging contaminated. Kaya ito is to prevent nga na magdumi yung painuman at patukan. Importante yan guys. Dati nung kauna-unahan ako nag-alaga ng pugo, sinak ko lang yung plywood. Ang bilis magdumi ng painuman, ang bilis magdumi ng patukan. So hindi yun maganda. Sabi ko nga sa inyo, kailangan pamalagiin natin na malinis ang painuman at patukan ng ating mga pugo. Kasi pag healthy sila, malinis yung iniinom at tinutukan nila, magiging healthy ang ating mga alagang pugo. Guys, so itong aming ginamit na sahig dito, ito ay hardiflex. Pero merong iba na gumagamit lang ng ordinary plywood, marine plywood. Depende sa inyo guys kung saan kayo mas magiging madali. Kung saan mas magiging maaluwan sa inyo. Siyempre, availability din ng budget. Kasi ito, ang isang ganito ay nasa 450 pesos. So, may kamahalan, pero talagang sabi ko na magtatagal din to. So, depende din guys kung palaging basa yung ipot ng mga pugo nyo. Ipacheck nyo na or i-check nyo na, baka may problema talaga. Kasi dapat hindi palaging basa. Pero talagang kung tutusin, dapat hindi maging basa ang ipot ng mga pugo. Kapag laging basa ang ipot ng ating mga alagang pugo, baka may problema. Baka may sakit yung mga alaga natin pugo. Tingnan nyo to guys. Ayan. Kung makikita nyo, solid yung
mga ipot ng ating mga alagang pugo hindi basa. So, ibig sabihin, healthy sila. And makikita nyo na hindi agad-agad masisira yung ating pansapin o yung pansalo natin sa mga dumi or ipot ng ating pugo. Guys, importante yan. Lagi nyong i-monitor, lagi nyong i-check yung dumi ng inyong mga alagang pugo. So guys, dati plywood yung gamit namin. Ayan, kung makikita nyo, plywood. So ngayon, hardy flex na. So mas maganda naman nga siya kung tutuusin. Yun nga lang, medyo may kamahalan. Good quality naman. May iba guys na gumagamit. May iba na gumagamit ng plastic. Hindi siya totally plastic, para siyang rubber matting na nabibili. Kung gusto nyo mag-check kay Miss Carol Manalad, meron din sila dun sa inorderan natin ng screen na gamit natin sa ating cage ngayon. Nagbebenta din siya ng ganun. So guys, umuulan, malakas yung ulan dito. Hopefully naririnig at naintindihan nyo pa rin yung information, yung mga tinuturo ko sa inyo. And guys, hopefully sa video na to may natutunan kayo. Napakahirap guys ipasok nitong cage natin dito. Number one, umuulan, madulas yung daan. Medyo mabigat din. Although yung ating cage naman ay 9mm at saka 10mm lang yung ginamit natin. Pero mabigat din guys, mabigat. Guys, lumakas na yung ulan. So yun guys, itatry na rin natin ilagay yung ating mga painuman. Okay. So ayan, sobrang fit naman, sobrang fit. Kasi nga nasukat na to noon bago pa siya ipasok dito. Nasukat na to. Ayan guys. Mataas dito. So guys, ito ulit ang ating size ng ating painuman ay 4 inches na multi-purpose na PVC. Okay? So ito ay medyo mura lang. Ito namang orange na to. Itong orange, mas mahal to. Nasa 1,000 mahigit ang isa. Pero itong ating multi-purpose, mas mura to guys. Guys, kung gusto nyong matuto kung paano ba binuo yung ating painuman, panoodin yung video natin na ng paggawa ng painuman para sa mga alaga nating pugo. So guys, hopefully dito sa video natin na to ngayon, meron kayong natutunan at maraming salamat.